Happy Sunday sa inyong lahat. It's me again, Barack Umbra, and welcome to my channel. So ngayon, gagawin kong topic is, isishare ko sa inyo yung isang napaka-importanting utilities na ginagamit namin dito sa Ireland, North Ireland. At yun ay yung heating system. So yung heating system is ginagamit namin yan for shower, para sa shower namin, tsaka pagka-winter, pagka-malamig, is ginagamit namin din yan para sa yan. Ito yung heater namin. So, nagre-refill kami dyan, naglo-load kami dyan, tumatawag kami online dun sa number para mag-refill, tsaka nagpapayad kami. Tsaka explain ko sa inyo kung magkano yung binabayaran namin dyan monthly. Okay? So, tara, sabayan. Tingnan natin ngayon kung saan yung water system. Tignan natin yun yung heating system. Dito sa room na ito, dito yung heating system. So, napapansin nyo, mga damit. Dito kami nagsasambay kasi dito mainit yung room na ito. So, yan. So, ayan guys. Yan yung system. Yan yung machine na may hangin yan, then na-adjust namin yan. Yung dalawang button na yan is yung sa tubig yung isa, then yung sa kanan naman is yan yung sa heater namin pagka sinwitch namin yan para hindi na masyadong malamig. So yan yung heating system namin. Then papakita, lalabas tayo, papakita ko sa inyo yung tanke na nire-refillan nila ng oil or kerosene. Samahan nyo. So, ayun na guys. Samahan nyo ako sa labas. Lalabas tayo. Papakita ko sa inyo yung tanke kung saan kami nag-refill. Daps! Radale. Asa yung ka, Daps? Ha? Yan. Ayun, nito pa sa kuwan. Dito sa likod ko, makikita nyo na may mga tangke. So, yan yung mga tangke na ginagamit namin dito for oil or kerosene. So, tingnan natin. Ayan. Home heating oil. So, maraming mga company, mga oil company na pwede nyo yung tawagan sa mag-deliver sila. Pero usually, weekdays lang sila available. Pagka weekends, hindi na sila available. So, ito lang, buksan mo lang to, then re-refill. So, yung mga nagde-deliver naman dito is mga tanker. So, pag tinawagan mo, papabuka, babayad ka cash. Cash on delivery sila. So, yun guys, pinakita ko sa inyo paano mag-heating. Then, explain ko sa inyo magkano, tsaka gano'ng ka-importante ang utilities na yan dito. Tsaka magkano yung weekly namin na binabayaran dyan sa oil na yan. Guys, see you later. So, yun guys, babalik na tayo sa apartment natin. And thank you. So, yun lang, no? Explain natin ngayon yung magkano binabayaran namin dyan monthly at weekly na fee. So, yun na guys, yung heating system namin. So, ngayon, na-explain ko sa inyo magkano tsaka saan namin ginagamit yung mga heating, for heating namin. So, number one, ginagamit namin yun sa tubig.
Kasi mahirap dito, maghuhugas ka, lalo na pagka winter ha. Ngayon kasi summer, okay lang. Or magsha-shower ka, mahirap maligo pag sobrang lamig. At saka pag during winter, mahirap, hindi kaya yung walang heater sa kwarto. Kasi sobrang lamig, hindi kaya. So, kailangan ng heater yung bahay. So, sa shower naman dati, nasubukan namin na nawalan kami ng oil, naubusan kami ng oil. Kaya ginawa namin is nag-init lang kami ng tubig sa heater. Then, isang balde na tubig, kalahati nun is yung init na tubig. Pero kulang. Tsaka mahirap maligo pagka ganun. Tinry namin na maligo dun sa malamig na tubig, pero hindi talaga kaya. Sobrang lamig. Ano pa yan? Summer pa yan. Lalo na pagka winter na, no? Mas mahirap. So, kaya importante yung oil utilities. So, yung binabayaran namin sa oil, monthly noon is nagre-refill kami ng 90 liters. 90 liters to 100 liters per month. So, nauubos namin yun in 1 month. So, ibig sabihin, tatlo kami dito naghahati. So, nagwi-weekly kami ng more or less 8 or 9 pounds per week. So, yun yung additional na utilities namin na binabayaran. Aside from water, house rent, at saka yung oil para sa heating system namin. So, yun guys, yun lang gusto kong i-share. Yung isang utility kasi dati, nagsishare ako ng mga expenses, utilities. Hindi ko maisali to kasi hindi kami nagbabayad ng utilities na gas sa previous na house namin. Kasi hindi namin alam, baka puno pa yung tangke nila. So ngayon, naubusan na kami, na-experience namin paano maubusan ng oil. Okay guys, so yun lang and maraming salamat sa pagpapanood. Maraming salamat at God bless.